Director, former Councilor Joy Dawis Asuncion, sa inyo pong lahat na nandito, ang ating pong partner na si Vice Mayor Nani Lacuna, kauna-una ng recently in our history, we've been doing some historic situation sa Maynila. Si Nani Lacuna is the first majority floor leader na babae sa Konseyo ng Maynila. And I was the Vice Mayor then. Then si Nani Lacuna is the first na babae na Vice Mayor sa kasaysayan ng lusod ng Maynila. Kaya ito po mga nangyagalap sa lusod ng Maynila ay makasaysayan. At makasaysayan din, kaya tayo nandito lahat ngayon sa ating pong DepEd, Division of City School, sa UDM, sa PLM. Ito, makasaysayan din sapagkat unti-unti ng ina-absorb, ina-adapt ng bagong gobyerno ng Manila ang makabagong teknolohiya. Ito'y magpapatunay lamang na kahit sa baba ka na. There is also what we call the effect in terms of efficiency of delivery of services using technology. Today, we're going to witness an enterprise who help us achieve our goal, our dreams and aspiration, particularly with the scholars ng bayan. Congratulations to PLM. You know why? I saw the news yesterday and I'm excited to meet the student, one of our students, that in the architectural examination, ang PLM ang nag-top number one. I think she's a girl. Number one, yung ginanap yung August examination. Number one sa buong Pilipinas, ang PLM doon sa examination. At hindi na rin nakakagulat dala ng pagpupursigi nung nakita po ninyo si Tash. Si Galpuno Antonio Villegas, yung kanyang naisip na ipinatupad na pinangarap ni Mayor Lacson. Just for the record, it was Mayor Lacson who came up with an idea, but unfortunately, Mayor Lacson passed away, and Mayor Villegas, Vice Mayor Villegas then fulfilled the dreams and aspiration of Mayor Lacson, and one of those is Pamantasan Lusod ng Maynila. And yet, that was 50 years ago, more or less. And we keep and continue to produce top-notch students. In fact, in the field of medical school, architecture, engineering. Naalala ko ang Globe nung araw, nung kusiyad ako, binabati ng Globe. Lagi yung mga magagaling naming bagong inenyero sa dyaryo at binibigyan ng pagkilala. So, ngayong araw na ito, kayong mga bisita namin na dumako dito sa makasaysayang bulwagan ng bayan, where the history of the country and the history of the city is depicted in the wall, in four corners of this wall. No? At ngayawan Diyos, mabalik na yung original niya. Lapit na. Tarpulin lang mo yan. Fake yan. But it's almost the same with regard to the picture, paintings or drawings depicted in the walls. So, ngayon ay makasaysayan din. Sapagkat sa tagal na ng PLM, maraming salamat din kay Mayor Alfredo Lim sa pagbuo ng Universidad de Manila. Ang panahon niya, ang tawag ko dyan ay City College of Manila.
I would like to remind each and everyone of those people living and gone who made parang dent in a better perspective, no? In our history. Eh, kaya bagay lamang na ibigay namin ang papuri sa kanila. Ngayon, sa maliit naming kaparaanan, kasakasalukuyang administrasyon, ay may mga naisip kaming mga bagay na sa tingin namin ay makadadagdag sa mga layunin ni Villegas, sa mga layunin ni Lacson, sa mga layunin ni Alfredo Lim, and so on and so forth. Kaya kami ni Hani Lacuna, when we were discussing social amelioration program to address the basic needs of our people and to come up with a program that will address basic problem. Ang gusto namin, ang pamahalaan ay katabi ng kanyang mamamayan. Ayaw kong pamahalaan nasa likod ng mamamayan. Itinutulak ang kanyang mamamayan. Ayaw ko rin nasa harapan ang pamahalaan na tinihila ang kanyang mamamayan. Gusto ko, habang tinutupad ng pamahalaan ang kanyang obligasyon at tungkulin, ay ginagampanan din ng bawat individual sa lungsod ng Manila ang kanyang tungkulin sa kanyang sarili. Magkasabay silang maglalakbay habang tinutupad niya ang pangarap niya sa kanyang sarili para sa kanyang kinabukasan, pagsasayos ng kanyang buhay, kalinsabay niya at kaagapay niya ang pamahalaan. Ngayong araw nito, ito ay umpisa pa lamang ng mga bagay na maaari namin may duktong, may panduktong, may pandagda sa katatayuan ng mga mahihirap namin mag-aral sa lungsod ng Maynila. Kaya po, maraming salamat sa ating pong Pangulo ng Globe. Palakpakan po natin si Mr. Ernest Cu. Sa Executive Management ng Globe, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng bumubuo ng Globe, GCash, maraming salamat sa inyo. Sana mabigyan nyo rin ako ng t-shirt niyo. Globe, love Manila. Medium! So anyway, this is a simple but memorable ceremony. Because today is start of a new beginning in our own little way. And I hope that those students who will benefit from these programs, no, eh, pagbutihan nyo ang pag-aaral ninyo, ha? Kami, maaari makapagbigay kami ng libreng edukasyon. O ngayon, dahil sa GCash, makadadagdag kami ng pagiging efisyente sa delivery ng assistance na provide ng city government. Pero, pagkatatanda niyo mga mag-aaral, hindi ako sasagot sa recitation. Hindi ako gagawa ng asignatura ninyo. Hindi rin ako yung papasok ng maaga. Kahit may konting ulan, aagahan ko na. May pasok o wala. Natawa ka, nakarelate ka. But I wish you all the best. Don't look for wise. There's so many wise in this world. Don't think like a 4-year-old children who keeps on asking his parent, why? 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 It will never be never-ending wise in this world. You should at least be honest to yourself. Accept things and be grateful of what you have, because kung anuman na meron kayo ngayon, siya namang maaari sa kabilang dako ng lipunan may mga kasintidaran ninyo na napagkaitan ng pagkakataon. Kaya
bagay sa mga bata ng UDM, PLM, bagay na pahalagahan ninyo ang ipinagkakaloob sa inyo ng pamahalang lungsod at ng Estado. At maging masayahin sana tayo sa buhay. Huwag nyo nang hanapin ang mga hugot sa buhay. Huwag mong pakialaman ng shota na may shota. Huwag mong may boyfriend. Ang buhay ng iba, ang intindi mo, nakakarelate ka rin. ang intindihin mo ay ano ang magagawa ko para mapagtagumpayan ko mga hamon sa buhay. Ano naman ang kakayanan ng gobyerno upang makatulong ko sa paglalakbay ko. Because at the end of the day, let me share this to you, although kasi solong anak ako eh. But it goes to everybody as a matter of general rule, no? Alam mo, maswerte kayo pag may magulang pa kayo. Bakit? Tutulungan kayo ng magulang ninyo. Pero sahit sa gusto ninyo, magpapantay ang mga panyan. Sa darating ang araw, wala na sila sa mundo iba. Maswerte kayo kung may kapatid kayo. Tutulungan din kayo ng kapatid ninyo. Pero sahit sa gusto ninyo, iintuan natin ninyo. Bakit? May sarili rin sila responsibilidad sa kanyang buhay. Sino pa tutulong sa'yo? Kaibigan mo. Yes, it's true. 1, 2, 3 times. Ako nga, pag pumasang po ka eh, ayayin na nga kitang lumipat sa bahay ko eh. So, pagtiklop ng araw, pag-iga mo, tiyan wala kang kasama. Ikaw lang. So, ikaw lang ang tutulong sa sarili. I hope, itama nyo na yung inyong mindset. You have to help yourself. And in our own little way, inabala namin ang globe, inabala namin si Mr. Ernest Co., inabala ng pamahalang lungsod for the simple reason, baka naman makadagdag sila sa amin sa pagpapalagana ng ganitong programa. Akalain ninyo, alam nyo ba mga kababayan, katulad ng nangyari kahapon, ha? Ngayong araw nito, laway-laway lang ito. Kusyang, tiway ulit ito. Walang toskas ito. Tira ballpen lang. Kapag nyanggang mamaya, wala nang toskas. Pero yung efficiency of service because of adapting to technologies being provided by GCash ay malaking bagay sa pamahalang lungsod ng Maynila. Kaya, pag-ingatan ninyo ang pagkakataon, mga taga-UDM, mga taga-PLM. At simula pa na niyan. Alay, maging 2,000. Pero tutuhanin ko muna. Mga grade 12, kung ninyo, wala kayo sa plano namin. We have to be honest with you, ha? Wala kayo sa plano namin. Ang plano lang ng mga taga namin, PLM, saka UDM. Bigyan ng halawas. Pero naisip namin, kaya pa naman niya kapin. Mabait ang Division of City Schools and School Board. Every ninyo, pati grade 12, mayroon na rin kayong halawas in preparation for your tertiary education. Tosgas. May inabot sa akin lit-lit eh. And anyway, so muli, again and again, to Globe GCash family, headed by Mr. Ernest Co., on behalf of the people of Manila, Honey and I would like to thank you personally for helping the city of Manila, the capital of the country. Kayo na mga taga-lungsod ng Maynila, ang araw dito, sana tulungan nyo kami, makiisa kayo, sumama na kayo sa mga itinutulak namin, maaaring minsan hindi nakapagbibigay ng komportable sa inyo sapagkat nakasanayan nyo na ang isang bagay. Pero gusto ko ipaalala sa inyo, hindi ko mo nakasanayan ninyo, tama na. Minsan nga, nawalan lang kayo ng pag-asa. Lost hope. Kaya yung normal na naging abnormal ay naging normal na. Kaya ngayon binabalik lang natin sa normal.
kung ano ang tama at makatwira. Sa inyong pangunawa ay isang paraan na rin ng pakikiisa sa layunin ng bagong pamalahang lusod ng Maynila. Sa inyong pagkukusa, pagsunod, ay nakatutulong na rin kayo sa mga layunin itinataguyod namin para sa kapakanan ng nakararami at kung kaya ay pangkalata. Kaya pagbayaran na natin ng kaunting sakripisyo sa panahon natin para yung mga salilay natin in the near future will benefit from what we are doing today. As like what the saying goes, kung ano ang itinanim mo, siyang aanihin mo. Kaya magtanim na tayo na magtanim ngayon ng may aning mabuti ang ating mga anak pagdating ng araw. At muli, makilala ang lungsod ng Maynila na tunay na kapitonyo ng bansa. Times of the East. Vibrant Manila. Dahil kayo mga taga-Maynila na nandito ngayon na ating bisita, gusto ko lang ipaalala sa inyo, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila kundi kayo kapwa batang Maynila. Magandang araw sa palay na makinig po. Manila! God first! Maraming salamat!